2006. Ang first project po niya is si Amara Villas po, which is nag-start po ng 2011. And that's, next po natin na project is si Monde Residences, which is nag-start po siya last 2020 po. So, sino po ba si Jaka? Si Jaka po ay sister company, ay si Abundant po ay sister company ni Jaka Construction and Management Corporation. Si Jaka po is a AAA construction company. So, pag sinabi po AAA company, medyo sumusunod po talaga sila sa tamang standards ng bahay. And ISO certified po tayo. So, ibig sabihin po lahat ng mga documents natin is naka-align po lahat yan. So, pagdating po sa construction, construction po kasi siya ang nagpo-construct sa mga appointees. Yan po. Marami po siyang project na condominium, hospitals, industrial companies, marami po siyang ganyan. So, kapag tinignan po natin yung mga house natin mamaya, mapapansin nyo po, ito po yung build niya, matibay, makapal, malalaki yung mga bakal. Talagang standard po. Hindi po katulad ng ibang developer na ginagawa nila substandard yung bakal dahil hindi na nalilitan. So, mamaya po makikita nyo lahat yan. Yes. So, saan po ba ang head office natin? So, mahalaga po to. Dahil sa mga incentive po, dito nyo po kukunin yung incentive tsaka commission. Ang head office natin is sa A Corporate Center, 29 Jose Avenue, at Jose Abad Santos Avenue sa Lawang das Marias, Cavite. So, pinakamadali po na location para makita nyo siya is Figaro. Figaro sa Lawang po. Nandito lang po sa baba yung Figaro. Yan. So, pagpasok nyo po doon sa loob, dito po sa gitna yan, yun yung kukunin sa card, yung commission, saka po yung incentive natin. So, mahalaga po yan. Kasi bakit po? Monthly po kasi naglalabas na commission si company. So, dito po, hindi every fourth month, hindi po every three months, every month po may nilalabas na commission si company. So, kung kayo po, naka-full-time, mahalaga po sa atin, lalo sa mga full-time, tama? Na yung commission is monthly lumalabas. Kasi hindi naman tayo every 3 months kumakain. Diba? Every month po, dapat may budget. Okay? Yeah. So, sino po ba si Monde Residences? Si Monde Residences po is located at sa Barangay Salitran 3, Las Marinas, Cavite po. With total of, hindi na po siya 61 units. Bakit po hindi na 61 units? Dahil po, nagdagdag po tayo ng amenities at open spaces. So, meron na po tayong chapel ngayon. Dati po kasi, pavilion hall, swimming pool, basketball court, parks, and playground lang. Ngayon po, meron na tayong chapel and meron pa po tayong mga open spaces dun sa tabi ng chapel. So, total of 57 units na lang siya. So, pag sinabi mo exclusive subdivision, talaga pong exclusive subdivision. Nag-iilan lang po yung camera. Total of 1.4 hectare po ang ating Monde Residences. So, sino po ba yung mga property, sino po ba yung mga client na malimit pumibili kay Monde? Mga OFWs, ang number one namin dito. Businessman. Yan po. Meron din naman po mga employed sa local natin, pero hindi po ganun karami. Around 14 to 15% lang po yung total ng locally employed natin. So, katulad nga na sabi ko kanina, si client, pag nag-inquire kay Monde, imposible yung walang pera. Automatic po lagi may pera siya. Wala po akong nag-tripping dito na ay akala ko 5 million na. Ay akala ko 6 million na. Automatic lagi sa sabihin client, ang budget po up to 15 million, ang budget po up to 20 million. Yeah. Minsan, nagugustuhan na agad nila yung unit, wala nang alisan sa service. Pagka, basta kaya nyo i-explain kay clients. Client kasi, alam natin may pera na, di ba? Kaya nag-inquire. So, ang hinahanap lang ni client, yung kayang mag-explain ng maganda sa client. Kasi kapag siya narito, hahanap ulit ng ibang property. Okay? Yeah. So, pag tinignan nyo po si project natin, si Monde Residences, ito po siya. Yan. Nandito po sa likod. So, soon, ito po yung possible expansion natin. And ito po yung proposed na condominium sa gilid. Sa gilid. So, syempre, pinapakita ko na sa inyo to kasi lagi ko sinasabi kay Ma'am Jenny na ang RASFI is possible na maging lead broker pagka nakit nila yung binigay ko. Yeah. May binigay po kasi ako kay Ma'am Jenny na number of units na kailangan natin mag-hit. So, sabi ko sa kanya, pwede po kayong maging lead broker.
So, syempre, kung kayo, lead broker, mas mataas ang commission. At the same time, wala na kayong ibang broker na kalaban dahil dadaan at dadaan lahat sa business. Yan. Yan. So, mapapansin nyo po, nandito